Base sa balitang kumakalat, sumabat ang Pinas, hukbong dagat naghahanda na sa Pilipinas kasunod ng binigay sa China ng hudyat na talagang lalaban ng mga Pinoy sa Pilipinas. Ayon kay Commodore J. Tarriela, nakahanda silang protektahan sa China ang mga Pinoy sakaling huhulihin talaga sa Pilipinas. Matapos ipag-utos sa West Philippine Sea, ang pwedeng pumasok lang ay Chinoy, pero pag Pinoy ay huhulihin daw sa Pilipinas. 4 na buwan kasi nila ang West Philippine Sea ipapasarado, tapos pag-aarestuhin lahat ng China. Pero matapang na sinabi sa China ni Commodore, hindi daw pwedeng mag-enforce dito ang China. Ano po ang magiging hakbang ng PCG sakaling ipatupad nga ng Chinese Coast Guard ang polisiyang ito simula po sa June 16? Are you going to send more PCG vessels? How will you secure our fishermen? Kasi just in case po, ano, syempre expect the worst. Sabihin natin, let's ignore it. But what if may ma-detain, may mahuli, and God forbid, may mamatay dahil po sa ganitong moratorium? The Coast Guard will be intensifying our presence. At the same time, more Coast Guard vessels to get in collaboration with the armed forces of the Philippines ay gagawin natin, papaitingin natin ang presensya at pagpapatrol dito. Ngayon, kung sakaling mangyari ang pagdetinay na ganito, we're just going to treat it as a harassment to Filipino fishermen because they do not have, that's basically illegal detention, no? Because they do not have any legal basis to support such activity of enforcement. I'm sorry, Ms. Nina, but those are operational details already. But there's only one thing that I can assure you. The Philippine Coast Guard has already come up with contingencies in ensuring na mapapangalagaan natin ang karapatan ng ating mga kababayang mangingisda na tutungo sa Bajo de Masinloc. Follow up lang, Commodore, di ba natin pinag-aaralan na i-counter naman yung ganung pulisya? Di ba natin pwedeng i-detain din yung mga trespasser na Chinese naman dyan sa ating exclusive economic zone? Well, ang Philippine Coast Guard is always in compliance with the guidance and policy direction of the National Task Force West Philippine Sea and even the President. If it would be the desire of the national government to do the same thing, then there's no reason for the Philippine Coast Guard not to comply with any policy direction. Okay, sir, ano po ang reaksyon ng PCG sa ipinatupad ng China na fishing ban, no? Ng mga inaangkin nilang karagatan na kabilang ang West Philippine Sea? Well, ang nagsalita naman natin, no? Ang ating mga kababayang mangingisda na for so many years itong mga nakaraang panahon, lagi naman silang may fishing ban na ganito, pero it never prevented our Filipino fishermen from Tambales, Pangasinan, para pagbawalan silang mga isda rito. Patuloy pa rin naman pumupunta ang mga kababayan natin dito. Just goes to show, no, na sila, based on their experience, kanilang karanasan mismo, hindi talaga naman nai-enforce ng China ang mga ganitong regulation na sinasabi nila that only intends to discourage Filipino fishermen from going to West Philippine Sea. Pero ayon mismo sa kongresistang si Richard Gomez, kinausap na ng gobyerno ang China, pero ang China ayaw makipag-usap sa atin. Mas pinipili pa nga nilang bulihin ng Pinas kesa makipag-ayos sila sa atin. Kaya pakiusap ni Gomez sa mga mangingisda, bantayan nyo mga Chinese dito sa atin. Kasi kung nagawa nilang maging mayor sa iba, kaya din nilang magparami dito sa atin. Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubulit tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli.
Kaya nagpapasalamat tayo na binalik nila itong visiting forces agreement natin, no? Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging niyong tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwedeng pala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Winawater cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan ay talaga nagpapahirap sa mga maingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makikita yun ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, no? Ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam nyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang ho itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc, sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, eh tao na pala nila, at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun ang inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar umaabot, hanggang sa Palawan umaabot, dumadami na insik. Meron ng Pilipino, insik pala, naging mayor na. Tama o hindi? Tama, so yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo, sama-sama tayong lalaban para patuloy kayong makapangisda sa tubig ninyo. Ang Kongreso nandito, on break na ho kami, pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo, makagawa kami ng resolusyon, si Speaker Romualdez, ang ating Presidente, makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.